State University! Yes! So tatanungin natin, Ma'am Shemels, bakit ang napili mo ay education? Because education is the key to success. Sorry lang. Hindi, kasi nga education din yung parang fit dun sa exam. Kailangan mo man ng entrance exam sa MSU, uh-huh. Diba? So yun ang education ang fit dun sa napasa ko. Kaya education ang kinuha ko. At saka bata ka pa lang daw, gusto mo na talaga maging teacher. Why? Gusto mo na talaga. Pero gusto ko talaga mascom sa okay. Notre Dame. Okay. Eh kasi siyempre sinabi na kami ni mama na walang pang-aral sa education. Oh. So dito ako ng entrance exam, nakapasa ako. So dito na ako. Inisip ko education. Ah, at major in English. Bakit mo naisip yung English? Kasi naghambog ako sa mama ko eh. Ah. Nagpiling ako, English ako ma, because I know how to English. Pero yun para sa school, hindi pa na nila alam na hirap na hirap pala. Hirap na hirap ang mag-English. Ito, ano yung kwento sa isang video na nag-viral? Nag-viral kasi ang daming virus. Diyan eh, nag-viral nun kasi nga. Nagkukuha na ko nun Ma'am Shikarls at Ma'am Shichols ng... Re-report ako noon. Okay. Sinabi ng teacher namin na magsino ang unang magre-report? Eh, ayokong mag-report. Kasi nga, hindi pa ako ready. Pero, sabi nila, ikaw na. Kasi kahit ready naman ako, hindi. Parang nai-enjoy naman daw nila. So, nireport ko na lang. Ano nireport mo? Assimilation. Wow! Ano yun? Nakalimutan ko na. Yun lang yung naalala ko. We know what is assimilation, right? Like the here in Philippines, we use to pronounce it, don't be silly. Over. The next is the dissimulation. What is dissimulation? Dissimulation is opposite to the... Because of the environment. Okay, let's proceed. You know it already? Okay, baby, let's proceed. Hindi, yung paano ba ilagay yung explanation ng words sa English kung bakit parang may gano'n. Ah. Mas English na, kalimutan ko na. Final answer ka na ba dyan, Ma'am Shemels? O call a friend ka sa mga English teachers mo? At ngayon, tawagin na natin si... Miss Telma Pagunsan. Ayan. Hi, Ma'am Telma. Yeah! Hello, Pagunsan. Hello po. Hi, Ma. Kamusta naman sa... Papagayon. Tari na, sumubo na lang din. Si Ma'am Shikarla po, Ma'am Hello. Hello. At si Ma'am Hello, Ma'am. Ma'am Shijos po. Hello. How are you? Ma'am Telma Pagunsan. Ay, isa sa mga ka-close ko na teacher sa college. At hanggang ngayon talaga, sobrang masarap mapakinggan na crowd ka sa akin. Lalo na pagdating sa feed ko kay God. Kumusta pong estudyante si Melai? Ay, magaling ito. Lalo na sa hindi, social. Hindi, yung walang etchus po. Hindi. Yung totoo po. Talagang joker. Matalino ba siya? Yes. Joker din. Joker din siya. Ang tanong, Ma'am Pagunsan, matalino ba? Parang joker lang yun sa... Joker lang. Si Ma'am Pagunsan, pinakamabait na teacher namin dito sa education. Wow. Sobrang bait. Aside kay Ma'am Celis, pero talagang ito, kahit nahirapan na ako sa pag-ayos ng mga completion ng mga papers, siya ang tutulong. Melissa, ano ba? Tulungan na kita. Basta estudyante mo, nanay ka talaga. Tama. Talaga nanay ka sa buhay niya. So okay po kaya na siya pong anak niyo? Sure. Oy, mami. Chill lang siya. Mm. Sobrang chill nga niya, nakalimutan niya na mayroon para sa sablo sa amin noon. Umuwi na siya. Oo, totoo talaga. Pero hindi, nakalimutan na niya Ma'am Pagunsan. Mabait siya at saka ang mga estudyante, hindi mahirap lumapit sa kanya. Hindi matatapot kasi mabait talaga si Ma'am Pagunsan. Oh. Pero nung nandito ka pa, retired na ba si Ma'am Pagunsan? Hindi, nung nandito pa ako, hindi pa. Pero nung ngayon nalaman ko na halos lahat na Ma'am Pagunsan wala na rin. Umalis na rin sila. Nag-PBB na. Grabe, ikaw lang. Hindi, ako lang pala yun. Ayan. Pinapagdasal ko na yung mga bata na magmabait. Pagunsan, pero umikid yun. So, Pagunsan, Ilunggo. Hindi na Pagunsan. Ilunggo kasi naman. Ah, kaya pala. Ang Pagunsan yung balikat nyo po nasa kilikili po ni Melai. Kaya niyo ang Pagunsan yan. Danger zone po ito. Baka ito na po. Ito po. Ang Pagunsan, parang nag-breastfeeding na. Sorry. Ma'am, ano po ang message po kay Ma'am Shemels? Kasi nagiging model siya sa mga kabataan at saka sa mga matatanda. Talagang mabait na mabait and itong batang food. Ito. Yes, saka nag-assert sa Lord, parents, yes. At saka sila. Basta teacher ka, parang nanay ka talaga sa mga bata. Yes, Ma'am Pagunsan. Yun ang gusto ni Ma'am Pagunsan. Na pagguro ay dapat parang pangalawang ina. Yes, correct. Ng ina. Ng mga bata. Estudyante pagdating sa school. Thank you very much, Ma'am Pagunsan. Ma'am Pagunsan, thank you so much. Kahit na retired ka na, pumunta ka talaga dito para talaga. Na-miss kasi kita. Thank you so much, Ma'am Pagunsan. Ay! 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 Ay
Ang cute talaga ni Ma'am Papulgo. Sobra, no? Ayan! Ayan, natikman niyo na ang libreng papulgo ng MSU. Hindi lang natikman, nalasahan ko pa. Maraming salamat po! At maraming salamat sa inyo! Thank you! Isa muna, magandang buhay! Magandang buhay! Sa gitna ng maraming tao, mabuti na lang at nakita ko isa pang gurong malapit sa puso ko. Sister Larry, naiyak ako sa kanya kasi. Pero sobrang bait ito na teacher talaga sa MSU. Pumunta na talaga kahit na may stroke siya, pumunta na sa teacher para makita. Sir Larry, thank you so much, Sir Larry. Yan, grabe ang iyak. Good to be, Melai. Thank you, Sir Larry. I love you so much. Yeah. Alam mo yan, Sir Larry. Thank you so much. And I watch your TV show every morning. Ay, patiin ni Kaibel Day. Patiin ni Kaibel Day, Sir Larry. Okay. Si Sir Larry, sobra akong naiyak. Bakit? Sobrang close ko din yung teacher. Isa siya sa mga naniniwala sa akin kasi marami mga teacher na hindi naniniwala. Sobrang close kami nun kasi pag kunwari mga recitation or mga kunwari kailangan ko munang hindi tumatin, nag-understand niya. Kunwari may mga excuse ka, no problem, Melai. Sinabi ko sa kanya, Sir Larry, huwag mo kalimutan na mahal na mga teacher. Pwede ba maging tayo na lang?